Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesucristo. Amen. Bago ang lahat, shoutout kay Ma'am Jackie Jose na ang pinili sa membership ay Idol. Shoutout kay MJ Yox na ang pinili sa membership ay Super Idol. Maraming maraming salamat sa suporta. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapagkwento sa inyo. Kaya ngayon, ang inyong lingkod naman ang magbabahagi ng istorya patungkol sa kababalaghan. Karanasan ito sa kapre ng isang kapitbahay namin na tawagin na lang natin sa pangalang ng Dapya. Nangyari ito dito sa isang lugar sakop ng South Cotabato. Hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong lugar ng pinangyarihan. Tatlo ang anak ng mag-asawang Dapya, babae ang bunso at babae rin ang panganay na tawagin na lang din natin sa pangalang Cor. Nang mga panahon na yon, graduating na sa high school ang panganay na anak ni Nang Dapya. Nakatira ang buong pamilya nila sa isang compound ng mga negosyante kung saan nagtatrabaho si Nang Dapya. Balik caretaker sila noon pero ang pinakatrabaho talaga ng asawang lalaki, nag-aalaga ng mga manok na panabong. Kapag may derby, lagi rin itong kasama bit-bit ang mga manok. Kaya kung minsan, si Nang Dapya lang at tatlong anak nila ang naiiwan sa compound. May dalawa ring lalaking anak ang amo nila. Nang mga panahon na yon, binata pa ang mga ito at dun din madalas umuwi sa compound. Bale may mga kwarto sila isa-isa na sadyang pinagawa ng kanilang ama upang kapag andun ang mga ito, mayroon silang matutulugan. Pero ang isang anak ng negosyante, natatakot sila ng Dapya dahil adik daw. Ang sabi-sabi, gumagamit ng droga kaya hindi sila gaanong lumalapit dito. Hanggang sa isang araw nun, naiwang mag-isa sa bahay ang panganay ng anak na si Cor dahil may pinuntahan ang mga magulang niya. Nagulat na lang ang mag-asawa pagka-uwi dahil umiiyak na ang panganay na anak at ang sabi pinagsamantalahan daw ito ng anak ng amo nilang sinasabing adik. Pero dahil mahirap ang pamilya at dun din sila nagtatrabaho, hindi na lang nagreklamo. Takot din siguro kasi nga, hindi maliit na pamilya ang babanggain nila kaya ayon, hinayaan na lang. Pero yung anak nilang si Cor, hindi na iniiwan sa compound ng walang kasama. Kapag sila'y aalis, doon na ito pinapatambay sa bahay ng kaibigan niya sa kabilang puro. Si Nang Dapya naman, madalas silang mag-away ng kanyang asawa. Sobrang ingay ng bunganga nito, lalo na kapag wala ang mga amo nila. Kahit mataas ang pader ng compound, dinig pa rin talaga ang boses niya at mga kalabog ng gamit na parang nagbabatuhan sila. At kapag naman bukas ang gate, talaga namang abot hanggang kabilang sityo ang ingay ng bunganga ni Nang Dapya. Pero yung away nila, hindi naman umaabot sa puntong nagkakasakita na. Ang kawawa lang yung mga gamit nila sa bahay, basag-basag kapag mahawakan ni Nang Dapya. Yung ibang mga kapitbahay naman, tuwang-tuwa kapag ganon. Alam nyo naman mga chismoso at chismosa. Isang araw, may derby nun kaya sumama ang asawa ni Nang Dapya sa amo nilang lalaki. Bit-bit ang mga manok panabong. Pagsapit ng hapon, may pinuntahan si Nang Dapya kaya kinausap niya ang kanyang panganay na anak na dun muna ito sa bahay ng kaibigan niya manatili hanggang hindi pa siya dumarating. Nag-aalala kasi si Nang Dapya noon
na baka biglang dumating yung adik na anak ng amo nila at baka mangyari ulit yung kahayupang ginawa nito sa panganay na anak niya dati. At yun na nga, gabi na nakauwi ng bahay si Nang Dapya. Siguro, mga alas 10 na ng gabi noon. Kaagad niyang sinundo ang anak sa kabilang purok pero doon siya dumaan sa isang shortcut. Kapag gabi na, walang dumadaan sa shortcut na ito sa kadahilan ng may nagpapakitang multo at may nakatira umanong mga engkanto. Alam mismo ni Nang Dapya ang kwento na yon pero hindi siya naniniwala sa mga bagay na ganyan. Yung bahagi ng daanan na yon, kung titignan mo parang gubat pa rin talaga. Maraming malalaking mga puno ng kaimito, mga nyog at kung ano-ano pa. Sa dulo nun, bahay na ng kaibigan ng anak niyang si Cor. Ganun na nga, habang naglalakad si Nang Dapya nun, malayo pa lang tinatawag na raw niya ang kanyang anak. Likhang malakas ang boses niya kaya maingay talaga. Pagkarating niya sa banda kung saan may tatlong malalaking puno ng kaimito, nagtaka si Nang Dapya dahil may hangin daw na nagmumula sa taas at may nahuhulog na parang mga abo. Dala ng pagtataka, tumingala siya ngayon. At dun, halos simatayin siya sa sobrang nerbiyos. Na kung alam niya lang daw na ganun ang bubungad sa kanya, di sinsanay hindi na lang siya tumingala. Paano kasi, nakita niya ang isang kapre sa taas ng puno ng kaimito. Sabay buga nito ng usok sa kanya na may kasama pang maliliit na baga. Walang kung ano-ano, umaripas na kagad siya ng takbo ng walang lingon-lingon, pabalik sa kanila habang sumisigaw ng tulong. Sa lakas ng boses niya, nagsilabasan ang mga kapitbahay. Pagkarating niya sa gate ng compound nila, dun siya nawalan ng malay. Yung mga kapitbahay naman, agad lumapit at tinulungan siya. Nung nahimasmasan, pagkukwento ni Nang Dapya, halos lisanin daw siya ng kanyang espiritu nang makakita ng kapre. Ang akala niya, huling gabi na yon ng buhay niya. Kung dati ay hindi naniniwala sa mga ganong bagay, lahat ng yon nagbago nung siya na mismo ang makaranas. Siguro, kaya siya binugahan ng kapre ay dahil naingayan ito sa bunganga niya. Malayo pa lang kasi, sigaw na ng sigaw sa anak niya. Simula nun, hindi na talaga sila dumadaan pa sa shortcut na yon. Samantala, yung adik naman na anak ng amo nila, napatay yon sa ikinasang raid ng mga pulis at nakuhaan talaga ng maraming droga. Di nagtagal nun, umalis din ang pamilya nila ng Dapya. Nabalitaan na lang namin na may bago na silang amo. At eto naman, karanasan namin sa aswang ng panganay kong kapatid na tawagin na lang natin sa pangalang Ate Jo. Taong 1995, buntis ang kapatid ko noon sa panganay nilang anak at malaki na ang kanyang tiyan. Isang buwan na lang, manganganak na siya. Laging pumupunta si Ate Jo sa bahay namin. Halos araw-araw yun gawa ng nagtatrabaho ang asawa niya bilang operator ng makina para sa patubig ng malawak na kasagingan. Hindi lang isang makina yon, nililibot pa niya yung ibang area kaya matagal bago matapos. Nang dahil doon, ayaw ni Ate magstay sa bahay nila kasi nag-iisa lang siya. Hapon na dumarating ang asawa at kung minsan, gabi na. May mga pagkakataon din sa isang linggo na talagang late na nakakauwi ang mister niya dahil sinasama ito ng boss sa syudad para maglaro ng bowling. At ang isa pang dahilan kung bakit ayaw ng ating magstay sa bahay nila ay dahil nakatayo ito sa gitna ng kasagingan. Gilid lang naman ng maliit na daan pero sobrang tahimik dahil sila lang ang nakatira roon. Walang ibang kapitbahay at kung meron man,
Talaga namang hikta-hiktarya pa ang layo. Kaya ang ate ko, sa bahay namin madalas tumatambay. Tuwing alas tres ng hapon, sinasamahan namin siya pauwi sa kanila. Pero kapag gabi na makakauwi ang asawa niya, doon niya na lang ito hinihintay sa bahay namin at sabay na silang umuwi. Yung bahay naman po nila, malayo ito mula sa bahay namin. Siguro, isang oras din mahigit kung lalakarin. Maliit lang ito at tipikal na pangprobinsya ang disenyo. May silong yung bahaging kwarto, tabla ang sahig at pawid naman ang bubong. Madilim kapag gabi kasi wala pang kuryente ng mga panahon na yon. Ang meron lang, yung planta ng sagingan na may mga generator. Pag pumasok ka sa bahay nila, diretso na sala at kusina tapos may limang baitang nahagdan paakyat ng kwarto. Sadyang pinagawa ng kumpanya ang bahay na yon para sa trabahante o operator ng makina na naka-assign doon. At yun na nga, kung gusto mo ng peace of mind, sakto ang lugar na yon. Wala kang ibang maririnig kundi ihip lang ng hangin at mga hampas ng dahon ng saging. Isang gabi, siguro alas 7 pasado na noon, sinamahan namin si Ate Jo pauwi sa bahay nila. Tatlo kaming sumama. Doon na rin matutulog dahil gagabihin daw ng uwi ang asawa niya. Balilima kaming lahat noon kasi sumama yung aso namin sa bahay at first time kong matulog sa kanila. Kalagitnaan ng paglalakad, narinig namin ang huni ng tiktik. Yung aso, pahinto-hinto sa daan na parang may nakita tapos kapag nauuna siya, hinihintay niya kami. Bagamat sanay na sa mga ganoong tinig kasi nga laking probinsya, inabahan pa rin talaga kami noon syempre. Sabi kasi ng matatanda sa amin, kapag may tiktik daw meron din aswang. At isa pa, nasa gitna kami ng daan na ang palibot ay kasagingan. Yung tiktik naman, parang hinahati din kami. Nawawala tapos bigla-bigla na lang huhuni ulit hanggang makarating kami sa bahay nila ate. Nung andun na kami, talaga namang sobrang tahimik ng lugar kapag napapalibutan ng malawak na kasagingan na pati yung mga patak ng hamog sa lupa sa labas, maririnig mo talaga. At yun na nga, matapos ang kwentuhan, bumiga na kami noon para matulog. Wala din kasing ibang pwedeng gawin doon dahil walang kuryente. May dibateryang radyo sila noon pero kasama yon sa mga nakuhang gamit nung pinasok ng magnanakaw ang bahay nila. Parang sila lang daw yung binantayan ng magnanakaw. Chinempong umalis at doon na sumalakay. Pati yung mga bagong kaldero, inangay din daw ng mga walang ya. At yun na nga, sa sobrang payapa ng lugar, idagdag pa ang malamig na klema. Kapag pumikit ka, talagang makakatulog ka kagad. Ganun na nga, pero pagpatak ng hating gabi, nagising ako dahil parang may narinig akong huni ng tiktik. Nung tinignan ko ang orasan sa dingding, pasado alas 12 pa lang pala. Nung tinignan ko naman ang aking mga kapatid, mahimbing ang pagkakatulog nila. Nakita ko rin na andun na pala natutulog ang asawa ni Ate Jo. Hindi ko na malaya na dumating na pala ito. Bumalik ako sa aking paghiga. Maya-maya nun, may narinig akong parang may naglalakad sa kasagingan. Yun bang tunog na parang naapakan ang mga tuyong dahon ng saging. Ang ginawa ko, nakiramdam habang nakahiga. Hanggang ilang sandali pa, nagulat ako dahil parang may kung anong mabigat na gumalaw sa taas ng bubungan. Kinutuban kaagad ako na isa itong aswang. Yung aso namin sa labas, pumakahol na parang may naamoy at parang may naramdaman. Makaraan ang ilang minuto, gumapang yung nasa taas papunta sa pwesto kung saan natutulog ang kapatid kong buntis.
Ako naman, pawis na habang nakatitig dun sa bubungan. Ilang sandali pa, narinig kong hinahawi at parang gumagawa ng butas ang aswang. Doon ako napatayo at kagad ginising ang mga kapatid ko. Ganun na nga, nung nagising na kaming lahat, tumigil din yung aswang sa paghawi ng pawid. Parang nakatunog na gising na kami. Ang ginawa namin, hindi kami gumalaw at nakiramdam pa rin habang nakahiga. Hanggang sa maya-maya pa, tinuloy ng aswang ang ginagawa niyang pagbutas sa bubong. Sa puntong yon, tumayo na ang asawa ni Ate Jo sabay kuha ng itak at lumabas ng bahay. Dinig namin ng mga kapatid ko na may lumundag pababa sa lupa at kumaripas ng takbo papunta sa sagingan. Yung bayaw ko naman, mura ng mura sa labas. Pagkabalik niya sa loob, ang sabi nito, may nakita raw siyang maitim na tao na tumakbo papasok sa kasagingan. Sa sobrang galit ng bayaw ko, hinabol pa niya ito kasi nga inubos ng mga kawatan dati yung mga gamit nila sa bahay. Pero sabi ng bayaw ko, parang anino lang daw ang hinabol niya. Sa sobrang bilis nito, sa isang iglap bigla na lang daw nawala. Baka yun daw ang magnanakaw, mabilis lang nakapagtago. Pero sabi ng kapatid ko sa kanya, aswang yon dahil nasa taas ng bubong at dun pa talaga pumwesto sa banda kung saan natutulog si Ate Jo. Dahil sa pangyayaring yon, napuyat kami kasi hindi na nakatulog balik. Ang ginawa na lang namin, binantayan ang ate naming buntis. Kinabukasan, umakyat ang bayaw ko sa bubong. Gulat na gulat siya sa nakita. Dahil halos matuklap na ang isang bahagi ng bubong na nipa. Kung hindi raw kami nagising, paniguradong may masamang nangyari na sa kapatid namin. Sa bahagi naman ng lupa kung saan namin narinig na lumundag ang aswang, may mga bakas ng paa na hindi maintindihan kung sa tao ba o sa hayop. Pagkakita sa bandang unahan, tawang-tawa naman kami sa reaksyon ng kapatid naming buntis. Namumula ang mukha niya sa galit dahil nagkabasag-basag ang mga paso niyang may mga tanim na bulaklak. Ang sabi niya, doon daw tumakbo ang aswang at baka natapakan niya yung mga paso. Pero ang napagbuntungan ng galit, ang bayaw ko pa rin. Baka siya raw talaga ang umapak nun at ang aswang lang ang kanyang sinisisi. Kaya ayon, inayos na lang din ang bayaw ko. Pasalamat pa rin talaga dahil walang masamang nangyari sa kapatid namin. Nang dahil doon, nagpasya si Ate Jo na sa bahay na lang muna sila titira. Ganun na nga ang nangyari hanggang sa nakapanganak siya. Mahirap paniwalaan ang mga kwentong ganito lalong-lalo na kapag ikaw ay laking syudad. Pero kaming mga taga-probinsya, talagang nakaranas ng mga ganitong pangyayari. Ang masasabi ko lang, totoo at umiiral ang mga aswang. Pero kung maniniwala man kayo o hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Ang importante, magkaroon tayo ng respeto sa paniniwala ng iba. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At ngayon ay madako na naman tayo sa ating membership shoutout. Binabati ko unang-una si Mama Reyna Acosta G. Ayan, 3 months member na si Ma'am. Kay Ging Cordova na 2 months member na. Kay Burns A na 10 months member na.
Kay Rose Ulalia na 9 months member. Kay Jason Laurinio na 5 months member. Kay Farmer Nurcian na 1 month member. Kay Dakilang OFW Vlogs na 3 months member na. Kay Sid Vicious 1 month member. Kay Jovi Taghap na 8 months member na. Kay Alvin Samson na 5 months member. Kay Jackie Jose na 7 months member na, isang idol. Maraming salamat, ma'am. Kay Mitch Yasas, 3 months member. Kay Jamila Cuevas, 2 months member. Ida Irer na 2 months member na rin. Kay Len TV na 10 months member na. Kay Ma'am Sarah Brightman na 8 months member na. Kay Vash A na 1 month member. Kay Wailami, 3 months member. Kay Sabrina Shikagil, 4 months member na. Kay Story Hikes of Totsky na 1 month member. Kay Jacqueline Jose na 7 months member na rin. Kay Wilma Tambuya, 10 months member. Kay Bayot Narakista Vlogs, 11 months member na. Kay Bisaya, single vlogger na 1 month member na. Kay Mahal Biyux, 2 months member. Kay The Green Dossier, 2 months member na rin. Kay Jenner Sese na 3 months member na. Kay June Santoyo na 3 months member na rin. Kay Christine Olzo na 1 year member na. Kay Reyna Grandia, 3 months member. Kay Johnny Limbio na 9 months member. Lady Jackson, 8 months member. Kay Unique Sino na 4 months member. Kay Lavi Del Rey na 8 months member na. Kay Kay Hope Riker na 11 months member. At eto mga 1 year members natin, no? Kay Tals 2015 Katahom, 12 months. Kay Darlene Kabatuan, Angels Merez. At kay Miss Puerto na mga 1 year member na. Ayan. Ulit maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa ating munting channel, mga kaibigan. At syempre sa mga commentators natin last update, isang mabilisang shoutout lamang po tayo, guys. Uulitin ko yung mga gustong magpa-shoutout, mag-reply lamang po sa ating pinpost. Binabati ko unang-una si Bayot Narakista Vlogs, second honor. Ayan, shoutout Totski, mwa, ayan, tamis kayo, no? Kay James Kai Solon, listening from Cebu, shoutout sir. Ayan, shoutout sa iyo, James Kai Solon. Kay Christine Olzon, hi Sir Alex pa, shoutout po, greetings from Sweden. Ayan, shoutout sa iyo, Ma'am Christine Olzon. Kay Susan De Los Santos, good afternoon Sir Alex, thanks sa bagong upload. Amping di ha, ayan, thank you ma'am, Susan De Los Santos. Kay Imelda Reyes pa, shoutout po sir, salamat sa palagiang shoutout po. Ayan, you're welcome all ma'am, no? From Riyadh, KSA, Imelda Reyes. Kay Bambam Brownietes, kay Jude's Evening Star, ayan, listening po, keep safe lagi. Kay Jason Laurinio, shoutout sir sa mga listener na sumusuporta sa ating Southern Mindanao Creepy Experience. Ayan, sige. Kay Lizly, good evening Sir Alex, kamusta po? Pa-shoutout naman, thanks and God bless. Ayan, shoutout sa iyo ma'am Lizly. Kay Gina Kalunod, ayan, shoutout sa iyo ma'am. Kay Allen Abelia, pa-shoutout sir, listening from Putotan, Iloilo. Ayan, shoutout sa iyo dyan, Allen Abelia. E probinsya na Bulacania, shoutout sir, probinsya here. Ah, probinsya na here, ayan, sige. Kay Sherry Kobe, hello po sir, pa-shoutout po. Ayan, I love you, sige, Sherry Kobe. Kay Christy Harm, ayan, shoutout to all, nag-birthday po sa July ako, hapit na Jude. 2 days na lang. Advance happy birthday pala sa iyo Ma'am Christy Harm ngayong July 19, no? Ayan, more birthdays to come and blessings ma'am sa iyo and to your whole family. Thank you sa lahat. Kay Filipina Palsayo, blessed weekend everyone. Pa shout out sir. Ayan, shout out sa iyo Ma'am Filipina Palsayo. Kay Cyril Megan, hi po boss. Pa shout out naman po. Ayan, thanks boss. Happy listening. Ingat lagi. Ayan, shout out sa iyo Ma'am Cyril Megan. Kay Sweet Lady Centeno, hello po Sir Alex, thanks so much. You're welcome, Sweet Lady Centeno, shoutout sa iyo. Kay Kat Supan, ayan, pa-shoutout po si Mother. Ang name is Olivia Isguera Supan, ayan, thanks po. Sige, shoutout po sa iyo Ma'am Kat Supan and sa mother mo na si Mama Olivia Isguera Supan. Last but not the least, si Leisa, pa-shoutout naman po Kuya Alex, love lads. Ayan, sige, shoutout sa iyo Ma'am Leisa. Sa mga hindi nabanggit, uulitin ko, mag-reply lang po sa ating pin post yung mga gustong magpa-shoutout. Ayan. Maraming salamat. At sa lahat ng mga silent listener, ganun din po. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay welcome po kayo sa ating channel. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button, syempre.
Huwag niyo pong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago at nakakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta ninyo dito sa ating munting channel. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.